today we're going to get motorcycle in Binian, Laguna. Then what else? Ngayon lang, minanervis akong magmotor kasi ngayon lang ako hahawak ng 400cc. 150 lang kasi yung dala ko dati. Ngayon, 400 naman. Bumili siya ng gloves kanina para dito kasi ninenervis siya. So hindi ako nakapag-clinic. Wala akong nagawa dahil dito sa araw na to. Pero okay lang kasi excited naman kami. Technically, nagagamit na niya ngayon pa-uwi, pero bukas, masasakyan ko siya pag sinundo niya. Ngayon, nakapag-ride na kami from General Trias to KBM, to Batangas, Tagaytay, and Tax. Ano naman? Kamusta naman yung ano mo, ride mo sa likod? From the passenger side naman, hindi ko lang kasi sure kung mahaba lang ba talaga yung binyahe namin. Pero, sumakit kasi yung likod ko, yung lower back ko dun sa motorcycle. At first, comfortable siya. Pero yun nga, sa haba siguro ng binyahe, medyo sumakit yung likod ko. Tapos ngayon, itong video namin, tatapusin na namin. Yun lang, tapos till next time. Bye! Please welcome to Kada Umaga ang riding in tandem na husband and wife vloggers. Hindi po sila kriminal. Si RM and Elaine Hebron. Welcome! Hello! Good morning! Kasi pag riding in tandem, naiisip ko agad yung negative mga... Negative agad eh. Nagnanakaw before. Totoo. But as a matter of fact, si RM po ay dentista at si Elaine naman ay isang nurse. But they became famous because of the vlogs they've been posting about car and motorcycle reviews. Na gano'ng katagal yun ang ginagawa? Since 2018 kami nagsimula. Pero lumakas kami talaga nung pandemic eh. Kasi lahat nanonood. Oo nga. You started with a review of a motor. Motorcycle mo yun, RM. So, nakabili po ako ng bagong motor. Tapos, nag-start ako doon. Ni-review ko siya. May nanood. Tapos, bumili ulit kami ng bagong kotse. May nanood ulit. Sabi ko, sige, tuloy-tuloy nga natin to. Ang dami niyong pera. Kaya, so, bilhin niyo naman. Bakit ganun? Nagkataon lang na bagong labas pareho yung motor at saka yung sasakyan na yun. Mas marami nakakagusto. Okay. Tapos, so, mahilig ka rin sa motor at saka sa mga kotse? Mahilig akong sumuport sa asawa ko. Wow! Yan naman ang best part. Kayo talaga na rin ang production team. Lahat. Meron editing. Kaming videographer, may editor may videographer. Na rin. Ah, may videographer. Pero, ah, hindi. Nag-start kami, ako lang. Kami lang. So, ang gamit namin, cellphone, tapos may wear pa yung mic namin na nakalagay, gano'n. Ako pa yung taga-video sa kanya. Lahat. So, kung si RM, ano-ano na yung mga, so you review motorcycles and cars. Si RM ang in charge ng mga technical details. Yes. Ikaw naman, Elaine, ano mga comments mo usually? Parang, pang-misis ba? Na parang, komportable ba yung upuan? Komportable yung upuan? May cup holder ba? Bawat upuan? Very important, diba? Lalo na, to you guys, you have two kids. And they're very young. Mm-mm. You have a months-old baby and an eight-year-old? Eight-year-old son, yes. Mm-mm. Bali kasi, syempre, ang input ng asawa, usually ng misis, di naman bibili yung husbands ng walang approval ng misis. Tama! Kasi dalawa silang gagamit. So, dapat approve ng husband, yung technical side, approve ng wife, yung iba pang features. Okay. And for you, ano yung pinaka... important na mga features na dapat nandun? Unang-una, comfort at saka safety. Safety features. Kasi syempre, may mga bata kaming kasama. Tsaka minsan, naglo-long drive kami. So, dapat, komportable kami at the same time, safe kami. Pagdating naman sa motorcycle, yun yung sa car. Paano naman sa motorcycle? Paano ka nakakaambag doon?
Ako yung ano niya, back ride. So ako yung tagahawak ng camera. Ako yung tagahawak ng camera at saka tagalingon. Oh, libre tayo. Sige, go. Ganon. Pati sa reviews kasi comfort din yun eh. No? Oh, actually. Kasi minsan merong motor na masakit din sa likod. Oo, na mataas or mahirap umakyat. Kala mo may personal experience nga ba? Ha? First time ko kasing sumakay ng motor nung nakaraan. But buti you even allowed RM to own a motorcycle. Most misis, ayaw, di ba? May kwento yan eh, yung pagbili namin ng motor. Ano yung kwento, RM? Hindi pa kita naririnig. Okay. Lahat kasi ng pamilya ko, ayaw talaga nila ng motor. Lahat sila ayaw. So, sa kanya lang talaga ako, ano, siya lang yung pumayag. So, medyo matagal na usapan yun. Pero, at least pumayag naman siya. May walang condition? Meron. Nung time na rin, bawal lang siya sa expressway, sabi ko. Bawal sa? Expressway. Okay. Tsaka so, bawal akong lumabas ng Cavite. Oo. Pang ano lang, going around Cavite. Pero kasi yung pagbili rin kasi namin no, ng motorcycle, nagkataon kasi, hinahatid niya ako noon. Tapos yung kalsada dun sa tapat, ginagawa. So mga motor lang yung nakakadaan para mabilis. So, doon din kami nagsimula na bakit kami tinawag na riding in tandem. Kasi nakita kami ng mga friends ko. Sabi, para kayong riding in tandem. Kaya nung nag-isip kami ng channel, pangalan namin ng channel, sabi ko, parang maganda yung riding in tandem. Kasi catchy. Tapos, maganda, ibahin natin yung connotation about it. Yung notion ng mga tao na hindi lang kami nanghahablo. Hindi kami kriminal. Hindi kami nag-rob ng bank. Pero, So you said you started the vlog before the pandemic. Tapos gaano kabilis yung bulusok ng ano nung pandemic, ng subscribers, viewers. So, medyo malaki yung nadagdag sa amin nung pandemic kasi usually mga tao walang ginagawa sa Facebook, YouTube, ganun lang yung ginagawa. Everyone was on their screen. So sinuwerte lang kami na nandun kami. So from parang 20,000 subscribers yata kami noon. Tapos ngayon, nasa 470,000 subscribers na. Wow! And this is from uploading videos every week? Twice a week. Twice a week. Buti you have time for it, dentisters! With kids! Uh-oh. Actually, ngayon, nagpo-focus na talaga ako sa reviews, car reviews. Wow! Yan na talaga. Kasi parang na-discover ko na rin yung passion ko. Kumbaga, dati, nagki-clinic ako, pero okay lang. Pero ngayon kasi parang yung ginagawa ko parang hindi na ako nagtatrabaho. Parang retired na ako, nag-enjoy lang ako sa ginagawa. So, naku, ang sarap naman pakinggan yan. And because of that, you started with your own vehicles. Ngayon, ina-entrust na ng mga car companies ang mga bago nilang vehicles for you guys to review. Yes. True. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga brands na nagpapahiram sa amin. Sana tuloy-tuloy lang. Mga nagtitiwala sa amin. Baka nagtataka yung kada squad, bumibili ba sila lagi ng car para marinig? Nako, yung kapitbahay po namin, baka akala na kung ano yung ginagawa namin, riding in tandem pa naman. Pero hindi, pinapahiram lang talaga kami weekly. Pero akala kasi nung iba, bili talaga kami ng bili. So, hindi. Gaanong kadalas yung pahiramin kayo ng kotse? Minsan sa bahay, mayroong apat na sasakyan. Wow! Na land-out. So, depende yun kung gaano katagal ipapahiram. Minsan nag-overlap. So, minsan apat yung nandun sa amin. Pero usually, every week lang. So, every week, bago yung kotse namin. Oo. Kasi ibang brand. Tapos next week, ibang brand na naman. Yun yung perks naman sa ginagawa namin. At saka sila na talaga yung nag-reach out. Hindi sila. Na kayo yung naghanap pa. And then sometimes, I'm sure, may TF. Yeah, of course. Sponsors. E paano if it's not a good car? How do you navigate it? The review? Sa amin kasi, basta yung mga basic features masabi namin. So, yun naman. Tapos nagsasabi lang kami ng totoo. Kung ano man yung makita namin sa kotse, sasabihin namin. Meron kaming portion doon na aneg, the good and the bad. So, sinasabi namin yung kung ano lang yung may expect mo doon sa sasakyan. So, pag sinabi namin na huwag niyong taasan yung expectation nyo, pero makakarating kayo from point A to point B, yun. May bawi naman. Oo. So, ililiko mo lang din na in a positive way. Ang galing. Diba? At dahil dyan, marami na ba kayong nalikom tuloy eh. Na-invest or... Mas okay ngayon yung ano eh. Mas okay ngayon yung income namin talaga. Talaga? Oo, mas okay talaga siya. Dito ngayon, cars yung ano nyo, or meron na rin mga brands na motorcycles? Meron din actually. Meron din. So sa pagdating naman sa reviews, syempre hindi mawawala dyan yung mga
ano ba yan? Hindi naman yan yung mga bashers ba? Mga ay, haters? May normal, mga ganun? Normal yun. Ano usually ang comment? Ano tawag dito? Hindi sila sanay sa pagsasalita ako kasi kumbaga ako kasi Tagalog lang talaga, hindi ako social. So yun yung mga sinasabi nila, mga hindi social ganyan. About lang doon sa pagsasalita. Mga ganun lang usually. Meron bang pagkakataon na nag-disagree kayo with each other because you're a... Madalas. You're a husband and wife. Ano yun? Meron din eh. May ganun, pero ano kasi kami parang at the end of the day, nire-respeto naman kasi namin yung opinion ng isa't isa. So... Alam ko but, but do you show it sa vlog? Yung disagreement ninyo about a certain car maybe? Ano lang, sasabihin ko lang na ito gusto ko kasi ganito. Tapos sasabihin niya, ito hindi ko gusto eh. Pero okay lang yun kasi hindi naman lahat is pare-pareho ng taste. At saka nangyayari kasi, kunwari sa camera. So, pag sa camera kami, professional kami. Oo. Diba? Yung kumbaga kung ano man yung problema na iba, wala muna yun. Trabaho muna tayo. Wala. Ganun. Alis muna. Okay. Ikaw ba magkukwit ka na rin maging nurse? Actually, matagal na akong hindi ako practicing. Ha? Matagal na akong hindi practicing kasi... Full-time vlogger! Full-time talaga. Nag-start kasi full-time. Kami, dentist ako, tapos siya nurse. Uh-oh. Eh, nung nag-dentist ako, syempre, kailangan ko rin ng assistant dun sa clinic. So, pinag-stop ko siyang mag-nurse. Nag-nurse na lang siya dun sa dental clinic namin. Uh-oh. Wow. Actually, nag-aral pa ako ng dentistry. Kasi hindi ko na lang siya natuloy kasi nag-pandemic. Tapos nag-focus na lang kami sa vlogging. Ang galing! Mamaya tatanong natin sa kanila kung ano yung best car na na-review nila. Hindi natin pwede i-mention eh. Oo, ma-off-cam na lang tayo. Off-cam na lang. Pero pwede natin ma-witness kung gaano sila kagaling mag-review. Meron kaming RC, a remote-controlled car. And we wanna see kung paano yung process ninyo of reviewing something, even if it's just a remote-controlled car. Okay. Ayos ba? Ready ba kayo? Excited. Na-try nyo na ba to? Hindi pa. Dito lang yan sa kada umaga. Kaya naman, pupunta tayo dito sa kabilang stage. Mga kada? The 2024 right, remote-controlled Kada Umaga car. Aba, in fairness, ha? Wow, napakaganda. Okay. Napakaganda. Ano yun? Ang tawag doon? Okay. Okay. Somebody needs to... Ay, hindi ba natin patatakbuhin? Depende sa kanila. Depende sa kanya. Kung tumatakbo siya. Tama yun, Mama P. In fairness. So, nasa sa inyo na. Okay. Oo. Pwede naman. Kasi hindi natin alam yung ride niya. Okay. Sige, simulan natin. Naka-on na ba yan siya, Mama P? Ayan. Ayan. Sige nga. Sige. Sige nga, Emma. Wow! Mabilis! It moves! Kayo na pala mag-review. Nag-intro na siya. So, good day mga kada. Hello. At i-review natin ngayon ang sasakyan na nasa ating harapan ngayon. Han! Uy, mukhang matulin tong sasakyan na to. At saka sporty talaga yung dating niya. Sige nga, patakbuhin mo nga. Matulin niya. Ay, yeah. Very playful yung labas niya ha. Kasi may mga cartoon, may mga kung ano-anong drawing na nakalagay. Blackout pa yung mga bintana. Kaya for sure ha, may privacy yan. At hindi kayo makikita sa loob. And hindi rin kayo maiinitan. Naka-white rims din siya. Kaya sporty-sporty bagay ito sa mga binata and young at heart. Oo, saktong-sakto lang sa mga binata. Kasi mukhang dadalawa lang talaga ang kakasya dito. Pero talagang mag-i-enjoy sila kahit sa kalsada, kahit sa truck. Kasi sports car talaga to. Tara, paano rin yan natin. Let's go! Wow! Wow. Nag-drift! Yun! Oh, ayun lang. Ayun, yun. No? So, sa nakikita ko, meron din siyang konting off-road capability, no? Yun, wow! Nag-ano ah! Ang galing! Napakagaling, napakagaling. Ayun! So, yun lang, no? Siguro makikita nyo lang ngayon, no? Medyo, oy. Diba? Marunong pala ako magmaneho. Oy, diba? Nag-exhibition. Oo! Parang pala mag-drifting si RM. At ang maganda dyan, diba? Electric! EV! Yeah, EV to. Full electric vehicle. Wala nang gasolina. Hindi na kayo mamamroblema kung tataas man ang gasolina. Kasi isasaksak mo lang sa bahay. Diba? At hindi rin kayo mamamroblema sa parking. True! Dahil maliit lang siya. Kasha anywhere. Cute. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Please invite our kadas to follow you guys.
So mga kada, subscribe po kayo, subscribe po kayo sa channel namin, RIT Riding in Tandem. Meron kami sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Hello mga kada, sana po manood din po kayo ng mga videos namin. Sana po mag-enjoy po kayo dahil gusto lang namin magpahatid sa inyo ng good vibes. Sana mga maging katandem din namin kayo. Unang tawag sa kanila. Yes. Mas lalo bang tumibay ang marriage tandem ninyo dahil sa pag-vlog together? Sobrang tumibay po kasi nakatulong din siya sa ano eh. Kumbaga, kung may mga pinagdadaanan, kasi lahat naman ng tao may pinagdadaanan. Pero dito kasi, nawawala yung, kunwari may gagawin kami, stop muna yun eh. Oo. Tapos after nun, syempre, malamig na rin yung ulo, so okay na ulit. Oo. At saka yung patience talaga, doon namin na-practice na maging patient sa isa't isa. Kasi iba pagka lagi mong kasama, lagi mong katrabaho, yung ano, wala kayong time ano apart. Yeah. So, yun, parang mas lalo ko siyang nakilala nung lagi kami magkasama. Pag lalo na, para kami nagde-date lang, ganun. Oh, that's so nice. Thank at saka higit sa lahat, much. You love what you're doing. Yeah. And it makes you happy. Baka mamaya yung kids nyo sa inyo na rin, ganyan na rin ang path niya. Pwede. Meron kasi 8-year-old, di ba? Yeah. So, masama-sama na rin yun. Oo, sumasama rin siya. Matututo rin yun. Oh. Balang araw, nakikita nyo, nag-review na yun ng laruan! Ka-ching! Maraming salamat sa ating Riding in Tandem couple! RM and Elin! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys! Bye!